Yon, ito nga, kami ang Raplagim ng The Mongoloids. Yan. Nilabas nila to nung nakaraang undas pa, pero ngayon ko lang magagawa ng reaction and comment video dahil pasensya na kayo. Medyo naging busy lang nitong mga huling nakaraang araw. Pero ito na nga, pag-uusapan na natin, kami ang Raplagim ng The Mongoloids. Yeah! So ayun nga, ito nga, no? Kami ang Raplagim. Pag-usapan natin yung laman nitong kantang to. At syempre bago yan, shoutout muna sa Daily Grind. Ayan, at sa ayan, Bathala Gaming Chair. At sa mga tumutulong para makabuo kami ng isang content na ganito. At syempre, shoutout din sa The Mongoloids. Yan, sa kanilang kanta. At ang buong kanta, yung link, nandito sa description ng video na to. At eto na, pakinggan na natin ang Raplagim. Yan kami ang Raplagim. Yung ganyang beat, no, ang alam mo yon, yung beat pa lang mabanggit ko lang, binabagayan niya dahil nga nilabas nila to ng undas. Binabagayan nila yung panahon at yung tema nila, Raplagim, so dapat medyo creepy, karumaldumal ang dating. Then yung beat nila, ayan, gumamit sila ng parang reverse pad or kung ano man yan para medyo yung feel na nakakakilabot. O, ayan, nabanggit ko lang yung ano. Props din sa gumawa ng beat. Nangin na! Si Pooch. Nangin na! Iba yun! Diplomatic million views pag ganito bagsakan, sabay banggit ng mga bagay na di mo man lang naranasan. Kapang-tapangan, sagad sa yabang, kala mo talaga may pangalan. Sasagasaan, atras, abante, ng daan-dahan, tapak-tapakan, pagkatapos. Medyo mabmulti na, no? At eto, etong The Mongoloids talaga, ito yung binuong grupo para sa akin. Nakikita kong sila yung binuong grupo na, although hindi natin kilala kung sino-sino, parang sila yung binuong grupo na kumbaga kaparehas ng style na nadidinig natin ngayon, yung mga bago o yung tinatawag nilang new school, parang ganun. Sila yung medyo ano, dahil kita mo yung flow niya, parang may nadinig na nga akong ganitong flow, pero ayoko magpakasiguro or alam mo yun. Pero yung flow niya parang ano, mala Sixth Threat, di ba? At alam natin ang bagsakan ni Sixth Threat, yung parang sila yung style ngayon, di ba? Nadinig ko yung mga palitan naman nila ng batuhan ni Sixth Threat and Flow G. At eto medyo may hawig dun sa mga nalabas niyang kanta. Tuloy natin. Ikaw na king, alright. Sobra galing mo, say. Grabe garating nung hype. Paano sa Pinas mas din? Ano yun? King? Parang... Mas abante ng daan-dahan. Tapak-tapakan pagkatapos. Ikaw na king, alright. Sobra galing mo, say. Grabe garating nung hype. Paano sa Pinas mas din? Tayong rap kapag imo tayo. King. So may pinupuntirya siyang king na emo type. Gusto kong isipin na si Looney dahil yun ang kalaban ngayon, isa sa nakakabatuhan ng Donggalo. Pero yung emo type ay mukhang medyo lumihis dahil pag sinabing emo type, ito yung mga pang chill or paano ba ang bagsakan is, siyempre mababagal. So parang ang pinupuntirya niya eh yung sinasabi ko nga na new school or yung mga maingay ngayon. Tuloy natin. Problema pare, pagdap na lang dito ay one hit wonder, malaos na kaya recta vlog na lang kinolay. Tang inang yan. Sino yun, no? Nag recta vlog, one hit wonder po. So para kasi hindi, sa panahon ngayon marami talaga tayong marami tayong nasaksihan ng mga kantang nagsiangatan na nakilala, so nadinig or sumikat talaga. Pero hindi ko alam kung sino yung tinutukoy yun niyang one hit wonder. Pero yun ang pinupuntirya niya. Ayan, balikan natin, one hit wonder tapos the erecta vlog. Parang isa-isay natin lahat ng rapper na nakapagpasikat ng kanta na may vlog.
Mali naman ako. So I one hit wonder, malaos na kaya recta vlog na lang ito live. Tang inang yan, ang daming alam sa paramihan ng fans na bugok lang ang nilamang. Ang galing ng multi niya dun, ha. Isipin nyo, yun talaga yung ano, eh. Ako talaga fan ako ng multi. Tanginang yan, daming alam. Four syllables. Sa paramihan lang ng bugok na fans ang nilamang. So, four syllables, medyo ano na yun. Masarap na sa pakinggan para sa akin yun. Pero, komplikado nang gawin yun. Parang, wala lang. Ito, ano, hindi lang, alam mo yun, hindi lang content. Meron siyang kinukwe, meron siyang sinasabi, 'di ba? Meron siyang binabanatan, tapos may skills pa na ganun na nagmumulti. So busog ka rito sa verse ni Ibayo, ayun. Tapos yung para yung ano, banat niya na paramihan lang ng bugok na fans ang nilamang. So parang alam mo 'yun. Ang galing, magaling. Sa paramihan ng fans na bugok lang ang nilamang. Putang ina, gago sarap sa pakiramdam. Kahit simple mura pala yun, ha, tinuloy pa niya yung ano, tinuloy pa niya yung multi niya na malinamnam, 'di ba? Nagsimula yan dun sa multihan na tanginang yan, malinamnam. So hindi pa pala doon natatapos yung ano, hindi pa rin natatapos yung pattern niya, yung rhyme scheme niya, hindi pa doon natatapos. Oh, mahaba pa. Daming bala. Mura pala'y malinamnam. Nakaputa. Ngayon masdan mo, ha. Ang tama na pagdala, walang respetong nakukuha sa malalaswa mo, kantang pantanga. Chipipax. At kung akala mo kas malaka. Malalaswang kanta. So yun, unti, alam mo yun, parang puzzle, unti-unti na natin. Sabi, one hit wonder, so nakapagpasikat ng kanta. Tapos emo type, yung medyo, alam mo yun, yung mga chill-chill na kanta. Tapos, malalaswa. Maraming lumabas ngayon na ganyan. Pwedeng si ano to? Sino-sino ba mga may kantang talaga sumika talaga? Nick Makino. Meron din si Shanty Dope. Meron din sila Rap. Raph Davis. Sino pa ba? Sila marami. Or yung mga chill-chill, or yung alam mo yung double meaning. Pero sino kaya? Hindi natin alam kung isa rin sa binanggit ko or may iba pa. Pero gusto ko rin malaman. Comment nyo kung sino hula nyo, ah. Aba, tara, basta. Huwag ka lang maihi. Pag tinanggal ko sa harap mo tong maskara. Kami ang rap lagi. Sa mga putang inang rapper na sa YouTube. Yun, ano yun, diba? Pag tinanggal ko sa harap mo yung maskara. So, naging issue din yan kahit papano. Naging, banat din niya na nakamaskara sila. So parang handa siyang hubarin yung maskara, tapos huwag kang magugulat. Parang ganun ang pinaparating nila. Huwag kang magugulat pag na tinanggal ko sa harap mo tong maskara. Yun. At ito, chorus ni Pusahim, kami ang rap lagi. Sa mga putang inang rapper yan ang mata imtim. Kami ang rap lagi. Sa mga putang inang rapper ito ang pakimkim. Napaka ano, no, powerful nung hook na yon ni Pooch, no, na alam mo yung ilang linya lang yon, apat, pero wala, ang bigat, no, ang bigat, lalo na kung ano, titingnan mo yung mga kahulugan ng bawat linya na yon. Syempre iba to, eh, si Pooch to, eh. Nangin na! Nangin na! Parang ano, no? Ospile! Halika nga dito, bata, kapag sasabihan na kita. Mali ka na imo na pinasok at binanggatang ina. Mag-ingat ka pag mag-isa, pero maangas ka, diba? Di ka po protektahan ng million views pag pinangas na nila. Ang mukha mong na... Ayun. Meron din siyang katunog na flow. Kasi isa yun sa ano, eh. Isa yun sa... asahan nyo ng isa yon sa magiging reaksyon na makakadinig nito o huhulaan kung sino-sino bawat dahil nakamaskara sila, then gumamit sila ng alter ego, sino-sino talaga to yung talagang rapper na to. At ito, sa dami ng mga nakakulab ko na mga MC na rin kahit pa paano, nung underground pa,
meron siyang kaparehas sa flow at yung ganyang style, oh. At magaling yung taong yun. Hindi ko lang alam kung siya to Aspile. Oh. Yung una ang hula ko si ano eh, di ba? Si Sixth Threat, pero pwedeng mali ako. Ito hula ko parang si Hambog, pero hindi rin ako sigurado. Kung pwede nga lang eh, no? Para, pero hayaan na natin sa kanila. May dahilan siguro kung bakit. Kung sino man sila, kung bakit ayaw nila sabihin kung sino sila. Pero maganda yung flow ng Aspile. Maghinagbis, letra ko'y mananaal rin. Toktong ikay makikipagbis. Yung piece of shit dating magbangis. Nanabihis, sana ganoon pa din naman. Ano mang bihis, ang bulis kong tingnan. Oo, sikat na pangasar. Medyo pang-asar, no? Makikipagbis tapos kahit ano pa mang bihis, ang dungis mong tingnan. Sino kaya yun? Yun, antayin na malaos ka. Malapit na yung maganap. Kasi kumpal ka at napakabastos pa. Pansin mo ba sa lahat ng kilala? Ikaw pinag-initan. Di ka umilit sa respeto. Mainit kang pinag-tripan. Kaya yung puta mong ina, putang ina, nagpuputa. Kaya takot sa yung seguridad. Kung saan ka pupunta, Aspile. Maano rin siya, no? Mamulti rin siya. So talagang itong matatawag ko ba silang new breed ng Donggalo? Or siguro bagong artist ng Donggalo? Talagang ano, matatawag ko rin na sila yung pagkakapili sa kanila. Yung kayang sumabay sa bagsakan talaga ngayon. Although, yung mga ano, nauna naman, guys, kaya pa rin sumabay. Pero, syempre, alam mo naman din syempre na kung hindi sila pwedeng huminto lang dun eh. May stuck dun na ito lang artist natin, ito lang yung sa kampo natin. Siyempre, kailangan din nilang ano, kumuha pa ng ibang mga artist at bago. Hindi ibig sabihin ng papalitan, kundi nagpapalawak ng pamilya, ng kapatiran, at normal lang naman sa grupo yun. At ito nga, mamulti, skills, si Aspile, okay din. Hindi, medyo pabulong yung style niya, pero mapapansin mo rin na siksik din magmulti yun. Ano, puta, saan ka pupunta. Eto, tuloy natin. Maganda rin yung ano, smooth din. Di ka umilit sa respeto, mainit kang pinagtitripan. Kaya yung puta mong ina, putang ina, nagpuputa. Iyak takot sa yung seguridad kung saan ka pupunta. Aspile, matulis ang bilang, pinalibutan ng talim. Kami ang 14 dila, sumainyo ang lakim. Kami ang... So, ang solid nun, di ba? Talim, tapos kami ang 14 dila. Na... Tapos ano yan, doon niya binagsak. Ang galing, ang solid nung last line niya. Kami ang 14 dila, sumainyo ang lagim. Kami ang 14 dila, sumainyo ang lagim. So inilabas nila to na November ng Undas or mag-uundas or panahon ng Undas. Tapos ganyang kalagim yung lyrics, yung beat. Tapos alam mo yun, ako pa naman, mahilig ako sa mga ano, mahilig ako or laging napupoko yung attention ko ng mga tawag ko last liner or sa isang verse yung huling rhyme o rhyme scheme or yung lines, medyo napupukaw ako ro. Tas ang bigat ng binitawan niya na sumainyo ang lagim. Wala, gusto ko yon, sumainyo ang lagim. Ang rap lagim sa mga putang inang rapper na sa YouTube yung sakim. Kami ang rap lagim. Ano kaya no yung mga ganyan, naglalakad ka sa iskinita tapos madilim. Makasalubong mo yung mga ganyan tapos nakamaskara. Alam mo yun? Yun yung napipil ko dito sa habang tinitignan ko yung video. So bagay talaga dun sa kanta nila at dito sa tema. Sa mga putang ilang rapper yan ang mataimtim. Kami ang rap lagim. Parang ano eh, no? Merong kanta sa akin na pumapasok dun sa bitaw ni Pooch na chorus. Kami ang rap lagi, parang kami ang nagwagi, eh, di ba? Kami ang nagwagi, naitago ko. May ganung kanta na yung mga bata, baka hindi nyo nadinig, pero may lumang kanta yung na ganun. Pero ito, may parang dun may kahulugan, no? Kami ang nagwagi, yung tono ng kami ang rap lagi, parang sila yung nagwagi, tapos kami ang rap lagi. Ang galing, ha? Ng rapper, ito ang pakimkim. Kami ang rap lagi. Lastasan ng mga dila at itapon sa dilim. Nangin na! May buwelo pa eh, no? Tapos sabay introduce. Ang galing. Nangin na! Osin!
asin. Tumating na kami mga mongoloid, sumitira parang robot, tawagin mong androids. Mga batak na mentira, di ka makakasabay. Handa ka na babagal, handa ka na para mamatay yung pagbay. Solido mga sulat, magugulat ka tulido. Double time, no? So, ayan. Double time or triple time. Pero, alam mo yun, yung double time, hindi lang naman sa era ngayon yan na uso, or dati pa naman yan. Pero parang itong kantang to, lahat ng style, sinabayan nila. Ayan, si Asin. Sino na? Ibayo, Aspile, Asin. Ayan. Alam mo, tinitingnan ko rin mga initial nila kasi baka may ibig sabihin eh. Ibayo ay Aspile, Asin, IAA. Yun. Mongoloid, tumitira para ng robot, tawagin mong androids. Mga batak na mentira, di ka makakasabay. Handa ka na ba kumira, hindi ka na para mamatay yung pagbay. Solido mga sulat, magugulat ka tulido. Mabilis parang torpedo, pero daddy like Bushido. Sobrang classic, talking to ka panahon ng pido. Dido, parang tatay ng bitawan, mala Eminem eh, at Dido. Minsan di ko matanggap, mga nagpapanggap. Pero galing naman sa rakong dugo na mga usapan na pelito ko. Ay rang kaya basa ko ay lahat ng peking tayo. Kapag dito ka dunggalo, walang peke pa na'y tunay. Walang tulong, walang pilay, at kompeta na maingay. Mas karakot ko magsisilbing pangungot nyo. Kaya mag-ilad ka sa pangalang Dunggalo. Mag-ready sa pangabang. Ayun. Represent, syempre, nire-representa nila ang Dunggalo at yun ang sinabi niya, bangungot nyo. Plus, yung style niya mula kay Mamulti, Ibayo, na may flow, ringo type, wala ba naman na emo type, di ba? Sabay kay Malumanay na Aspile, na pabulong pero solid din. Tapos ito isang mabilis or double or triple time ni Asin. Dun pa lang, yung style, yung pinapaka, yung hinahain nila sa kantang to, iba-iba. Plus, parang hindi lang isang rapper o isang tao ang tinutukoy nila. So, alam mo yun, parang wala silang direktang tinutukoy sa palagay ko, pero parang marami in general or kung sino yung gano'n. Although mayroon silang pinadaplisan or pinunteriya na yun, emo type, king, pero para sa lahat 'to eh na Dunggalo ang bangungot nyo, yung parang pagbinangga nyo or yung mga haters nila galit sa kanila or yung mga nakakasagutan nila. Pagkat kami pakiro, luluhod mga peke po. Eh tawagin mo kong fero, biro mo, tinawag mo sarili mo. Nalapit ka kung dami mo panay, patera, seputura at metalika. Gago! Daig mo pa kami kung agot at walang pinakaiba. Mga rapper din na bago. Ano yun? Parang in-reverse eh, no? Kung dami mo panay, patera, seputura at metalika. Gago! Daig mo pa kami kung agot at walang pinakaiba. Mga rapper din na bago. Sumigaw si Pooch ng gago, tapos reverse yung yung may sinabi, tapos inirime niya sa bago. So pagkatao mo para si Arisala, sigat ka sa mga uto-uto o taktuyo na. Ang bunga ng mga peke buwet, halata sa halimbawa mo. Kaya nagsilabasa na sila mga walang respeto sa kahit kanino. Kahit na magulang kapag nagkandigan, sige lang sa pagmura. Kami din ang humura, pero sa tamang tao lang. Katulad mo, putang ina, patina ka na lina lang, hindi ka kaya. So yun nga, hindi talaga sila, sa pagkakaintindi ko, hindi sila galit sa lahat ng new school. Kung sila daw nagmumura, sa tamang tao lang. Alam mo yun, di ba? So talaga, kung ikaw ay safe ka kung hindi mo sila binabangga, parang ganun ang dating. Or, yun eh, kung sila magmumura, sa tamang tao lang. Hindi porket nagmura sila sa kanta, lahat na kagad, nilalahat na nila. Yun ang pagkakaintindi ko. Nang hip-hop at wala ka dito, peso, tulog-tulog, huwag agang ama o di ka kay barado. Kami ang rap lagi sa mga putang inang rapper na sa YouTube views sa game. Kami ang rap lagi talaga, sa mga putang inang rapper yan ang mataimtim. Kami ang rap lagi sa mga putang inang rapper, ito ang pakimkim. Mabigat din yun, no? Parang nilimusan ka, ito ang pakimkim. Although nadidinig ko yan sa mga binyagan, sa mga ganun, pero 'di ba parang ito pakimkim, ayan. Putuli ng dila, itapon sa dilim. Brutal. Ang rap lagi. Lastasan ng mga dila at itapon sa dilim. Break. Nangin na. Maganda yung beat. Nangin na. Tagailo. Ano yun na? Atake ka agad yun. Tangina mo na kaagad. Pero balik tayo Ibayo, Aspile, Asin, Tagailog. So IAAT. Tingnan ko kung may mabubuo tayo. Baka may ganun eh. Pero ang galing ng intro eh. Umpisa niya eh. Tagailog.
tingnan mo na kaagad. Sana nga ikaw ang tinutukoy doon sa una. Para lang mawala na talaga ang mga tulad mo na kumpal. Dito na walang mura. Matami ka ng mga atraso sa mga baguhan. Pati mga veterano. Kaliwat ka na ng mga nakakabang. Nakabaulo na kasipat sa mukha mo. Paano pa kayo matap- yun yun. Maraming atraso sa mga veterano at baguhan. So hindi talaga to gera ng ano eh. Old school at new school eh. So sana mailabas na natin yun. Kasi may mga old school na tahimik lang. May mga new school na tahimik lang din. Pero alam eh, nadadamay dahil lang may mga nagsasabing old school versus new school. So baka pag alam mo yun, nadadamay lahat ng na stereotype or na giging lahat ng new school at old school ang bangga. Pero hindi. Ito, sinabi niya nga na may atraso sa baguhan at veterano at baguhan. So, hindi nga to yung issue ng old school at new school. So, yun. Asan ko? Halos libo-libo na mga Pilipino versus a pinakita, pinanindigan pa ang kahangin mo na malaipo-ipo. Di ka na magagawa na mga... Parang ano yun, na libo-libo na Pilipino. Ah, may katunog eh, no? Kaliwat kaya ka na mga nakaabang, nakabaulo na kasipat sa mukha mo. Paano pa kayo matatakasan ko? Halos libo-libo na mga Pilipino versus sa pinakita, pinanindigan pa ang kahangin mo na malaipo-ipo. Di ka na magagawa na mga isang ba ng mga kuya mo na talunan. Kahit sumama ka pa sa kanila, siguradong hindi ganun na malalagutan. Ulo, gusto, sa laki... May multi rin. Mamulti rin. Ako talaga, mapapansin ko yun dahil fan ako ng multi yan. Libo-libo, ipo-ipo. Na. Diba? Tapos itong sinabi niya na pananagutan. Ibo na mga Pilipino versus a pinakitan, pinanindigan pa ang kahangin mo na malaipo-ipo. Di ka na magagawa na maisan ba ng mga kuya mo na talunan. Kahit sumama ka pa sa kanila, siguradong hindi ganito mananagutan. Talunan, lagutan, di ba? Kung gusto sa nakita tanungin ko, nakakatulog ka pa na mahimbing. Kung oo, dapat ka na maanito, bangungod mo, hindi ka na magigising. Nais ko, masampulan ka sa lahat ng mga nakaw mo. Nakanta, panalaki ko na wag ka magkatsansa, kapusin ka. Tama ba yun? Ang dinig ko, inakaw mo na kanta? Mahimbing. Kung oo, dapat ka na maanito, bangungod mo, hindi ka na magigising. Nais ko, masampulan ka sa lahat ng mga nakaw mo. Nakanta, panalaki ko na wag ka magkatsansa, kapusin ka. Di ka makapiansa, makulong ka na sa lahat. Ang galing, oh. Kasi ako bilang gumagawa rin kahit papano ng beat, sabi niya masampulan ka sa mga nakaw mo na kanta. Kasi ang tawag namin, ako, ang tawag namin dun sa mga kanta na kinukuha namin at nire-remix, although matagal na ginagawa yun, ang tawag dun ay sample. Kami nila sa squad, si Zeke, si Santo, or kahit si Prof sa Mongol Unit, pag nagbibigay kami ng ano, etong ang kanta na to, halimbawa isang kanta love song. Itong kanta na to, pakisample naman. Sample mo nga. Yun. Sample ang tawag namin dun. Tapos ginamit niya na masampulan ka sa mga nakaw mo na kanta. So, ano, wordplay. Okay yun. Gusto ko yun. O nakanta, panalaki ko na wag ka magkatsansa. Kapusin ka, di ka makapiansa. Makulong ka na sa lahat, tangin na mukha. Kung gusto ako lahat na kasalanan mo. Kung puto na inilagaan ang mga tatihan ng yurakan mo. Ika'y igagapos sa puno na balete. Pamanunokin kita ng bubog. Kung sa kanilang katakas ka nakaaba ka mga tuloy. Para lang ika'y makulong. Kami ang rap lagim sa mga putang inang rapper. Medyo may pagka double time din siya, diba? So ayun na nga, taga-ilog. At gusto ko nga sa YouTube yung sa M. Kami ang rap lagim sa mga putang inang rapper. Yan ang mataimtim. Kami ang rap lagim sa mga putang inang rapper. Ito ang pakimkim. Kami ang rap lagim. Laslasan ng mga tila at itapon sa meron dilim. Meron pa ba? Nangin na. Muriatik! Sa tagal na panahon na pinamayaan yung mga basura sa kultura, kailangan na kita ko na hindi na mamarisan. Kakapala na mukha ang pinairan, mga pinapital na mga tao sa'yo nagkahari-hari, hindi ko titigilan. Gusto ko yung ano nito, yung pagkakatawag dito, yung pagkaka-edit ng pitch niya. Alam mo yung parang mataas na mataas na mababa. Parang alam, parang papiyok pero low, ano eh, bass eh, low pitch eh. Gusto ko, ang galing. Yung parang ganun. Isa yun sa ano, nakakakilabot na dating para sa akin. Muriatik, no? Ito ulitin natin. Muriatik! Sa tagal na panahon na
mamayaya mga basura sa kultura na ilangan na kita ko na hindi na mamarisan. Kakapala na mukha ang pinairal, mga pinapital na mga tapos ay nagahari-hari. Hindi ko titigilan dyan, mga batang pasaway, ang hindi na hati kayo buka adikal. Kapag na mabigyan ko na... Batang pasaway, ayun, medyo mas ano to, medyo dito may mas malinaw na pinunteriya. Batang pasaway na ang pinapaano ay kaadikan, parang alam naman natin lyrics ng Batang Pasaway. At yon, ito medyo direkta at yon, malinaw sa akin yon. Ayun nga, malinaw, di ba? Si kung ang tinutukoy niya ay si psychedelic boys, Batang Pasaway, na yung lyrics nila ay meron tungkol sa kaadikan, tapos pati mukha ay pinagtatatuan na si OG Mac ay may tattoo sa mukha. Eh, kung tatanungin ako kung sino sa tingin ko yung pinupuntirya ni sinasabi ni Moriatic, eh malapit kay OG Mac or psychedelic boys to. Para ano yun, no? Gusto ko yung multi na yun, ha? Pinagtatatuan. Pinagjajakulan. Diba? Pinagsasyabulang. So, anim na syllable sa akin. Sabi ko sa inyo, yung attention ko, mabilis makuha ng ganyang multi. Medyo masarap yun na para sa akin, sarap ng bagsak nun, anim na syllables. Okay yun. Baong kayo habang sinisilaban. So, yun. Pero yung utak ko nasa multi pa rin. Para nga pala dun sa mga ano, hindi pamilyar, ang multi o multiple syllables na rhyming scheme yun na hindi lang yung dulo, yung ako at liko, hindi. Yun, ko lang, diba? At yung sinabi niya is hindi lang yung dulo. Yun, pinagtatatuan tapos pinagsasyabulang, diba? Yun yung ibig sabihin ng multi para dun sa mga ano nag medyo nalilito kung ano ba yung binabanggit ko. Mga putang inang rapper na sa YouTube views sa him, kami ang rap lagi. Sa mga putang inang rapper yan ang mata imtim, kami ang rap lagi. Sa mga putang inang rapper ito ang pakimkim, kami ang rap lagi. Laslasan ng mga dila at sa dilim. So yun, tapos na, no? Parang si Pooch yung gitna, yung nakapula, dun siya lang talaga yung... Ayan. Familiar tong ano na to, tunog na yan. Ayan, pakinggan nyo mabuti. Kami ang rap lagi. Yo, napansin ko yun, ha. Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi tinan nyo, ha. Kung hindi nyo na familiar ba? Diba, familiar ba? Kung katunog siya ng beat ng higit pa sa tambay ni Pooch na lumabas na yun, na alam ko na-release na yun, medyo matagal na rin. Ulitin natin. Ano kaya, connect tado or may ilalabas ba siya na higit pa sa Tambay Part 2? Dahil ayon sa video, etong nasa gitna na sumasabay sa chorus ay si Pooch. At nung ayan, no, yung beat tumuloy dun sa higit pa sa tambay na beat. Katunog or eto ba yun? Ayan, no. Napansin ko. Ang
Ah, di ba? Katunog siya nung higit pa sa Tambay. Ano kaya ibig sabihin nung ganun at ano kaya ang gustong iparating ni Puch? Pero sa ngayon ito muna. Kami ang Rap Lagim, ayan yung ano. Ang dating ay malagim talaga. Parang sa tingin ko ano to eh. Warning, although may mga binanggit sila, meron silang tinutukoy din ng mga ibang rapper, pero nagsisilbi rin tong warning sa mga ginagawa nila na ayaw ng The Mongoloids. Ayun. Tapos ayan ang ano, kung ano ang comment nyo or reaction nyo, i-comment nyo lang dito yan sa YouTube channel ko at subscribe kayo. At syempre, maraming salamat sa mga nanood at tumutok dito sa mga nilalabas kong content. Kita-kits tayo at abang-abang na lang sa mga susunod na video. Yeah!